Hindi pa man natatapos ang buwan ng Mayo, nakararanas na ng mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaya ang tanong ng marami, tag-ulan na ba? Yan ang unang balita ni Cedric Castillo. Ang sabi nga sa negosyo, hanggat mataas ang demand, sige lang ng sige. Gaya na lang ni Aling Elizabeth na halo lang ng halo-halo. Maganda naman siya, lalo na pag summer. Maganda siyang pangkabuhayan. Dito marami kami nagtitinda pag summer. Pero yung halo-halo ko talaga yung binabalikan nila. Pero ngayong tila napapadalas na ang pagsungit ng mga ulap. Kailangan na raw iayon ang negosyo sa lagay ng panahon. Siguro mga next week, hindi na po mabili. Kaya hanap naman ng ibang titinda katulad ng mga pansit, lugaw, bilo-bilo. Ayon sa PAGASA, isolated at localized thunderstorms ang nararanasan sa iba't ibang bahagi ng bansa nitong mga nakarang araw. Pero indikasyon na ba ito na magbabay na tayo sa summer? Hindi pa opisyal na tag-ulan, but then halos papunta na po tayo dun sa season na yun. Tag-ulan sa ating bansa, mag-start po talaga ng buwan ng June. Pero yung mga localized thunderstorm, as early as the second half of May or buwan ng May, ay posible nang maramdaman. Bago ideklara ang tag-ulan, kailangang kalahati sa 13 Type 1 Climate Monitoring Stations ng PAGASA sa buong bansa ang makaranas ng 5 araw na sunod-sunod na pag-ulan. Dapat din sa loob ng sunod-sunod na 3 araw o higit pa, maitatala ang 1 mm o higit pang rainfall. Pinapayam po natin magdala ng payong dahil kung di man protection sa biglang pag-ulan, lalo na sa dakong hapon o gabi, magiging protection naman sa sobrang init ng araw. Para sa unang balita, Cedric Castillo reporting. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit. At iba pang award-winning news ka sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.